back to my YouTube channel. Ayan, so this is our first day here in Tanawan, Oslob, Cebu. And ang ating gagawin ngayon is aayusin yung ating pag-aano ng mga wheelchair, yung mga ano, itinerary namin tomorrow. Kasi i-clear lang namin kung anong oras aalis, ganun, i-clear lang ni ate yung magiging eksena namin tomorrow. Pero ang sabi, 5 a.m. daw kami aalis bukas para gawin yung aming mga activity dito sa Oslob. And this is our outfit. Ayan, so naninibago ako kasi syempre this is my first time na mag-dress. Alam niyo, nag-dress naman ako pero diba more on fitted. And happy ako kasi kahit anong gawin ko, hindi harata yung ano natin, yung chan natin. So, pag nag-outfit check tayo, ayayay kayo. Ito, outfit check natin itong Habayanas na to from ate. This dress is from Ate Abby and this bag is from my Ari again. So, happy naman ako. At hindi ko pa nadala lahat ng outfit ko kasi syempre may iba pa naman kaming travel. Pwede ko siya masuot sa iba. So, i-priority lang muna natin yung mga dressing kasi titignan ko kung ano pang mga klaseng dress yung bagay sa atin, diba? So, yan yung ating outfit check. O, oh, diba? Buti na lang, nagpaano kami kagabi, puts pa. Kita yung ating paa. Ayan. So, carry-carry din siya. At iikutin din namin tong Oslob. Aray, world tour yung ikot-ikot. At ayan, napakita ko na sa inyo yung ating view. O, oh, yan yung ating view. Pero mas maganda yung baba niyan. Kaya lilipat kami ng hotel. Kasi mas maganda yung nasa baba. Kasi katulad lang na ito. Pag lumabas ako, ganyan view yung makikita ko. Doon, pag lumabas ako, pasok lang kami ng, tatapit lang kami, makikita na din namin kagad yung magandang view. So, lilipat kami bukas at ngayon na-ask kasi lang namin at namin yung mga ating itinerary. And mag-iikot-ikot kami. So, I love our art for today's video. So, balik ako kayo later! So, ayan guys, walk-walk muna kami at medyo, ating sinasabi ko sa inyo na 10 to 15 minutes walk kami para pumunta dun sa Whale Shark, watching Whale Shark. And ito yung sinasabi ko sa inyo. Sana yun? Ayan. Ay, makita. Ayan. Sige, Cayman girl. Ayan. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Nagpapantal-pantal ako. Meron pa ako sa mga legs. At makati siya talaga. Totoo. Kaya may mga marka-marka yun ng cross-cross. Kasi ba, ganun tayo pag may pantal. And tomorrow, sasabihin ko sa inyo kung magkano yung mga nagastos namin para kasama siya sa activity na gagawin namin. And sa ngayon, maglalakad-lakad muna kami. As in, wala kaming gana 40 days video. More on, ikot-ikot lang dito. Pero isa lang masasabi ko, mahal talaga sa Oslo. Lalo na't nung nalaman namin yung mga price. Medyo pricey. Pero yung si ate na din naman yung nagsabi na tumaas din talaga. At apektado sila sa pagtaas. Kahit daw sabihin mo na taga doon sila, apektado din daw sila. So, ayan, maglalakad-lakad muna kami para makaihip ng fresh na hangin at maikot namin kayo dito sa Oslob, Cebu. So, update ko kayo mamaya pag may maganda ng view kasi so far, ganyan pa lang yung view namin. Look at this. Nakita nyo na si ate at si kuya. So, sila yung kasama namin and later na lang. So, guys, ayan, nandito kami sa area ng snorkeling. Ay, snorkeling ng Oslob. Ayan siya. So, high tide siya. Malakas yung ano niya. Ayan, oh. Hindi siya katulad nung ano natin, yung mga nasanay-sanay sa ibang mga beach. Eto, ayan oh. Makikita niyo na ang dami talaga nag-whale watching oh. Kakayanin ko yan sa ilalim ng tubig ng dagat. Oh, kasi safe naman oh, may mga life jacket. And this is the dalampasigan. High tide. High tide. Ah, malino. Ah, malino ang tubig dito pa lang oh. Oh. Daming bangka oh, nakaparada. Max, be careful. I'm careful lah, that's slippery. That's slippery. Ang ating ate oh, sit down lang siya diyan, supportive husband. Ay, wife. ayan guys oh, enjoy the view. Ay, miss sabihin ako sa inyo, dito ko na din i-announce na hindi pala kami makakapag-mual-bual. Ate, mual-bual? Oo, kasi close. Alam mo ba sa ko doon? Mual-bual? Hindi pala kami magkaka-mual-bual, guys, kasi
ang dami pong jellyfish yung nangongoryente. So, sinarado po nila. At hindi naman natin i-release ang ating live para lang makapunta doon. So, sayang. Siyempre, dito tayo sa Cebu. Isa siya sa mga highlights ng Cebu. Diba? So, nakakalungkot lang. Hindi natin siya mapupuntahan. Pero, at least, may mga optional naman. At napansin ko dito sa Oslob, Cebu, guys. More on water activity lang talaga. Wala kayong masyadong papasyaran dito. Unlike sa may city talaga. So, feeling ko, pag natapos namin tomorrow yung aming water activities, babalik na kami ng Cebu para doon na namin tapusin ang aming mga araw dito sa Cebu. Doon na kami mag-i-stay until makauwi kami ng Manila. And sila ate, hindi namin sila makakasama dahil nga magpapalawan sila. So, dahil nga nakapunta na tayo sa Palawan, at hindi naman natin kasama si Daddy Paul doon, pero syempre may iba pa po akong kailangan alas kasi yun, kaya hindi na rin kami napasama kala ate. Pero at least, meron silang moment ni Kuya doon. And pagbalik naman, Diyos ko, magkasama ulit kami dahil meron kaming 13 days travel. I'm so very excited doon na makakapag-travel ulit kami. At hintayin lang natin sila ate sa Manila kasi hindi rin sila magtatagal ng Palawan. And excited na ako dito sa ating pa-whale shark watching. At ina-expect ko, guys, andyan lang yung mga whale, i-watch lang natin, hindi pala yung ganun. Sa ilalim pala talaga ng tubig. So, isusugal natin ulit ang ating iPhone 14 para sa magandang vlog. Huy! Para makita nyo. And tignan natin. Once in the lifetime lang din naman to at nandito na din naman tayo. So, itry na lang natin ng itry. Kasi syempre, malay mo, hindi natin alam kung kailan tayo next makakabalik dito ng Cebu, diba? Kaya itry natin lahat ng activities na magagawa natin. Baka ako na naman lalangoy sa ilalim. Hindi ka nalalangoy, sasamahan kita. Kumbaga, relationship goals tayo sa baba. Huy! Isi-0.5 natin yung cellphone. Syempre, hindi tayo makakaano. Pero let's see, update ko kayo. At naghanap kami ng mga street foods. Syempre, para makakain, makapag-merienda. Kasi wala talaga silang tinda. So, sabi din ni ate, kasi parang graduation, ano daw, kaya medyo close din sila. Ayan, papahangin muna kami dito. I-update ko na lang kayo mamaya. Ang sarap pakinggan ng ano, ng tunog ng tubig. Asan yung crab? May nakita kami crab. Nagko-camouflage siya. Saan na siya? Ayun, oh. Ayun! Oh, di ba? Kita siya dito. Ayun! Ayun siya. Yan na yung pinaka, ano niya. Kitang-kita. Nakatambay pa rin kami dito. Sarap ng, ano, tunog ng dagat. Go, Kuya Max! Where is it? Under the rock. Under the stone. That one? Yes. That, yeah. Binaba niya talaga. Binaba niya para makita niya yung crab. Be careful! Oh, sige. Kaya niyo yung dalawa. Maghanap kayo dyan ng alimango. Doon kasi yung picture ni Kuya Max, yung alimango. Okay, hanap. Opla na hanap para ano. Alimango. Ayun o. Can you see? He found it. Meron, lab? Small. Small? Oh, be careful. Daddy, baka makawal. Ano, umalis. Kasi ginugulo mo yung bahay nila. Kaya niyo yung dalawa. Sige. Hanapan niyo. Sige. Kailangan may dinner tayo niyan. Kailangan may manap kayo. Dinner natin yan. Found it? That's our dinner. Let's cook that with gata. Ang sarap. Kaya niyan. Be careful, baka makagat kayo, ha?
What's ham? Kasi nabas natin yung stones na sa haba ng aming paglalakbay, finally, may nakita na kaming barbecue. Pero, hindi siya katulad ng barbecue natin na sobrang daming pagpipilian. So, dito meron lang silang five variant, pork belly, barbecue, isaw, hot dog, and longganisa. So, yung isaw nila is naka-open. Isaw yun ng manok, pero naka-open. So, ayan, namimili na si ate kasi iti-take out namin siya dahil doon kami kakain sa aming hotel. So guys, ayan, kakain na kami. At ito yung aming food. Meron tayo itong suka na masarap. May lechon kami. Nakita niyan sa ating last vlog. And ito ang ating mga barbecue na pinagbibili. And ayan, may water na tayo. So, ano muna kami? Dinner at home. Ay, shala, dinner at home. So, dyan muna kami kakain, guys. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back, bet I show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight. Tapos
don't worry, wala namang mancha yung aming bed. Kasi syempre, magkakawal din tapat kami. Hindi ako kayo dyan. Unahan ko na kayo. So, ayun lang. And itong ganap namin for today's video, hindi ganun kabonga. Kasi kinabukasan pa talaga yung itinerary namin. So, samahan niyo ako mag-feel akin dahil 5 a.m. na umaga yung alis namin dito para gawin yung mga water activity namin. At, ayan, magagamit natin yung mga ginamit natin yung nagburakay tayo. So, itong, ano na to, itong bag na to, yung ocean pack, dry bag. Kailangan natin to kasi ito ko ilalagay yung mga gamit namin, yung mga gadgets namin. And, tulad na sinabi ko kanina, ilulubog natin yung foam kasi nga, underwater talaga yung mga whale, underwater din yung parang snorkeling. Kineme, yung mga turtle nasa ilalim ko. So, mahalagang kailangan natin nasa ilalim kayo kayo ng tubig para makita niyo talaga. And, ayan, may mga marurumi na kaming damit dito kasi nga, nagamit namin ito nung nag-check-in pa kami while nasa Manila pa kami. And, hahanapin lang natin kung nasan yung tiyan. Kailangan natin ito kasi ito yung gagamitin natin para ilagay yung cellphone. Ganito yung iniate. Ganito rin. Ayan. So, sila ate, complete na din ng gamit at nag-i-impact din si ate ng kanilang gamit. So, wala kaming problema sa pagkain dito kasi mura talaga. And lalo na kay kuya, baka nag-worry kayo. Si kuya, nagkakamay din siya kumain at sobrang nagsarapan talaga siya sa isaw. And dito lang din kami kumain kasi syempre hindi kami kasya sabit. At least, magkakasama pa rin kami. And enjoy namin yung food dito. At saka, ang sarap ng skinless nila. Sarap ng inihaw na skinless nila. Yung ganung kaliit, 25 pesos yun. Pero kung nasa Manila, yung mga siguro mura. Pero kasi, ang sarap talaga ng skinless. Ngayon ako nakatikim ng inihaw na skinless. Nasarapan talaga ako ng bonggang-bongga. And, wait lang. Kailangan na namin ilagay dito yung shoes namin. Kasi, yung aming water activity, pagkatapos namin siya tomorrow lahat, babalik na kami ng Cebu City para doon na namin tapusin yung mga araw na natitira namin dito sa Cebu kasi more on nga dito sa Oslo is water activity lang talaga. And let's go, let's prepare our outfit na. Wait lang. Ating outfit. Kalokit na yan. Outfit. So, hindi ko muna sasabihin sa inyo kung ano pa yung sa naming activity. Abangan nyo na lang sa vlog. Hindi, sabihin naman natin, mag-ano kami, real shark watching, tapos mag... At yan ang ulit island yun, simulan? Simulan. Basta island siya, nag-iisang island siya dito, pumunta namin. And magka-canyoneering kami, so we're so excited! It's time para mag-ano ng ating idadamit. So, unang outfit natin, Daddy. Wait lang. Kailangan ba natin ito? Susuotin natin ito sa canyoneering. So, yung ipare-fire ko guys muna na gamit. Ito gagamitin namin bukas 5 a.m. Kasi nga, 10-15 minutes lang namin yung Willow Shark. After ng activity niya, babalik kami dito. Kasi malayo dito yung canyoneering. Almost 2 hours yung gano'n. So, yun muna yung ipare-fire natin. Wait. Susuotin ko. Ito. Ito na lang. Ayan. Susuotin natin. Alam. Ikaw wala? Ako? Ano? Sakita ka ba eh? Wala nga niyan. Alam? Wala kang tube. Eto? Oo. Uy, swimsuit ko. At ako yung tube. Kala ko yung dress mo na. Yung orange. Oo. Wala akong ano. And as a shirt na pinawin. Yan yung partner niya. So, eto yung pagpunta ko mamaya. Pagpunta namin, ito na yung susuotin ko kasi direct water kami. And, hanapin ko lang yung pang cover up. Dati, saan yung pang cover up? Naiiwan. Uy, hindi yung pwede maiiwan. Ating pang cover up. Parang ang dumi ng cover up natin. Also, carry-carry naman. Ito yung ating pang cover up. So, si Daddy Paul, ito ang kanyang short. At nakahubad ka lang. Suot mo yung sando mo. So, yan lang. Ito lang yung dadaling natin kasi malapit lang naman. Dito pa naman tayo magliligo. So, mamaya na bukas na natin is kasuhin yung pang-canyoneering para diretso tayo ng pag-impake. So, ayan. Ito yung ani natin.
So, bukas ko na sasabihin sa inyo yung mga price na pinasos dito, yung mga kailangan bayaran para updated kayo. At medyo informative naman yung ating vlog kahit wala kayo ng showroom. Pwede natin here. Wait lang, kailangan ko na underwear. Miss Wings, ako ba't ako mag-underwear? Ako. Ayun ko kailangan. Ikaw, huwag ka na mag-underwear kasi may ko ano naman po. Cover up naman ito. Ano mag-underwear. And, ito, kailangan natin ito. And, ano pa ba? Ano kailangan natin? Wala pagkain, chinelas. Wala naman na, kasi madudumi na ito. Hmm. Wala tayong gagawin at samahan nyo na lang kami mag-prepare tomorrow. So, hindi pa kami nakatulong dahil mag-bandit pa kami sa labas. Ano pa kami dyan? Kwentuhan kami dyan mamaya sa labas. Kahit alas 10 na. So, pagdating ng 12 or 11, mag-sleep na kami para ang kising namin is 4 a.m. Kasi 5 a.m. darating yung aming service. So, that's it. Ito kami yung niready ko. Ready natin yan. At yung mga gagamitin namin pang swimming. This one. Itong cover up swimsuit. Yan. And panty. That's it. And babalikin ko kayo later. So, ayan, tapos na tayo mag-impake. At yung nasa ibabaw, yun yung idadamit natin tomorrow. And ayan naman si Daddy Paul. Nagpapainit na siya ng tubig kasi bumili si ate ng mga cup noodles. So, pakita natin yung mga cup noodles. Ito yung mga na-open naming food na dadalhin din. Kasi, syempre, pag nagutom kami sa biyahe-biyahe. And, the best tong suka na to. Organic special cocoa vinegar. The best to. As in, sobrang sarap na itong suka na to. Bagay na bagay siya sa lechon. And, ito yung mga in-order ni ate. Ay, in-order. Binili ni ate. For only 90 pesos. Ano ba to? Kalagay dito. Walang flavor. Korean clay pot ramyun. Oh. Next. Ano to? Yaki udon. Garlic chicken flavor. Ate, I thought you don't like garlic. You don't like garlic. Ah, it's Kuya Max. For only 50 pesos, garlic, I think, ano to te? Parang pansit canton. No? And, beef bulgogi flavor. Ayan. Ano din to? Pansit canton. Eto. Super meal. Masarap to, guys. Ayan, no? Beef brisket. Masarap to. Ito naman ay 60 pesos. Ay, kalok na sa 100 plus to. And the last one is chili crab. Ano naman to? Pansit canton. So, may dalawa kaming cup noodles and tatlong pansit canton. And ito yung ano nila, o cabinet. Dito ako nagsiselfie kasi dito tayo mag-outfit check. And ayan, maglilinis po tayo ng katawan mamaya. And para pagising natin bukas is mag-freshen up na lang tayo. May ipifresh din eh. So, ayan yung ating ano, mukha. Walang makeup, walang filter. Totoo talaga ang iPhone. Pag walang makeup, kitang-kita yung mga chismis sa buhay. Anyway, nagpapainit na kami and kakain kami ng aming snack na to na te. Nag-dinner na tayo. Snack na. So, si ate diet siya pero nakokontrol mo pa ba? Kaya pa yung diet? Ay, sa bagay, hindi ka nagra-rise si ate. Grabe, sa ilang araw na yung magkasama, hindi talaga siya nagra-rise. So, pag-bet mo talaga ng magpaganda, ma-maintain yung kaseksihan, kailangan disiplinado ka talaga sa pagkain. At, wala tayo, no? Hindi ko kayang hindi tayo magra-rise. So, leba-leba lang at least. Ayan, di pa naman ako ganun ka-chubby. Ano lang, mukha lang preggy. Hindi mukhang, hindi chubby pero mukhang preggy. So, ayan.